Sa likod ng mga kalat at basura, may mga kwento ng pag-asa at determinasyon na naghihintay na masaksihan. Sa ating paglalakbay ngayon, tayo ay bibigyan ng pagkakataon na masilayan ng buhay sa loob ng isang junk shop. Si Lolo Rolando Eugenio, o mas kilala rin bilang Tatang. Siya ang matagal na nagtatrabaho sa junk shop na ito. Sa kanyang sipag at tiyaga, siya ang nagiging inspirasyon ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. May pasweldo po ba sa mga bata or pagkain? Ay, meron naman. Pinapakain ko at saka merong pang-araw-araw nila na pataas sa 100, 150, 200, ganyan. Gaano nyo na po katagal itong junk shop? Ay, matagal na po. Mga hindi lang, baga may 20 years na o 15 kasi nagpaparal pa lang ako noon. Ito na, hanggang sa nakatapos yung mga gustong nag-aral, yung hindi naman hanggang sa school lang. Ilan po ba yung anak ninyo? Ay, marami po. Mayaman ako sa anak. 8. Sino po yung mga katulong nyo dito sa junk shop nyo po? Merong mga bata. Kung minsan si Ian, tumutulong. Yung dun sa truck po, binabayahe nyo po sa Tarlac? Yan ang ginagamit ko pang karga sa mga kalakalapong. Binibenta niyo po ba siya sa Tarlac doon po? Oo. Magkano po yung pinakamahal na nabenta niyo sa mga kalakal? 35,000, 30,000, 20,000, ganyan. Nung bago niyo po simulan tong junk shop niyo po, yung puhunan niyo po ba malaki din or parang kunti lang noon po. Kasi mga 500 o 2,000 lang noon, una. Sa araw-araw po dito, magkano po kayo mga kinikita niyo? Sa ngayon, siguro, kung naroon naman siguro kung minsan, 500, 1,000, 200, ganyan, hindi pari-parehas. May mga mabagal at saka maano rin po. May time naman na pag maraming magbinta, yung kikita ka. Pero kung kukunti, siyempre, kunti rin. Kahit sa mga ganitong bagay, hindi pa rin maiiwasan ang magkaroon ng mga customer na gahaman, na parabang mas marunong pang magkwenta kaysa sa nagmamay-ari. Ngunit sa kabila ng mga ganitong pagsubok, patuloy pa rin ang pagpapatakbo ni Lolo Rolando sa junk shop na ito. Sakaling dumating man po yung panahon na hindi nyo na po kaya, may balak po ba kayong ipamana yung junk shop na ito sa mga anak at apo ninyo? Hindi. Apo, yung nakikita kong porsigido na magtrabaho at saka humandal itong junk shop na ito, di baka pwede. Pamana. Gusto mo bang i-continue itong junk shop pag hindi na kaya ng lolo mo? Kung ako yung tatanungin and kung iba man yung sagot ni lolo ko, basta kami magpipinsan, parang gano'n rin. Gusto rin namin magtulong-tulong para ituloy ito, para kahit papano yung sinimulan niya parang hindi may stop dahil lang hindi niya nakaya. Kundi may mga tao na gustong ipagpatuloy yung sinimulan niya na sinabi niya nga matagal na rin, 20 years or 15 to 20 years niya nang ginagawa kasi napag-aral niya na rin sila tito ko and sila mama ko. May mga times pa na nagbabanding kayo. Ano yung banding niyo dito sa Kalakalan? Yun, kunyari, masama-sama kami nagtatrabaho sa likod.
yung simpleng ano lang, simpleng pa-music ganun, simpleng speaker, okay na. Tapos nagbibiruan habang nagtatrabaho. Tapos si Lolo naman, kapag kunyari, after, natapos na namin yung kwota namin, magpapabilis. Iba pa yung magpapabilis siya ng merienda namin, tsaka juice. Iba pa yung sweldo namin doon. Tapos iba rin yung pinapamerienda niya sa amin. Tawag ganun. Tapos nandun rin si Lolo namin, nakaantabay na. Kapag kasi kunyari, pag nagtatrabaho kami sa kanya, hindi siya yung tipong ano, papanoorin lang kami ganun. Kumbaga, kasabay pa rin namin siyang gumagawa kahit nandun kami para tulungan siya. So, nakaantabay siya lagi sa inyo para walang masaktan, no? May times na ba na may nasugat na dito or na ano? After pandemic, tumama yung dito ko, tapos nabiyak. Noong nangyari yun, like, pinigilan ka ba nila na tumulong na dito or ano? Ako, ano naman, gusto ko pa rin. Kasi nung una, talaga nag-ano lang kami kay Lolo para sa, siyempre, bata-bata para sa sahod. Hindi mo may isip yung hirap na ganun. Iniisip mo lang namin nun yung sweldo-sweldo. Siyempre, gusto kong magpatuloy nun dahil sa sweldo-sweldo ganun. Pero since, yun nga, kapag sinabi ng mama, siyempre, wala ka naman magagawa. And lalo na, na-accident rin ako nun. And yun, mahirap rin ma-accidente. Kaya tumigil ako nun matagal. May times po ba na na-accidente kayo habang nagtatrabaho po kayo? Wala pa. Yun lang. Minsan medyo daan-dahan, pag-aayos ng buti, kasi yan nakakasugat kung hindi mo talagang naayos mabuti. Ito ay isa lamang sa mga peligro na maaaring maranasan ng mga trabahador sa trabahong ito. Dahil kahit kaano man sila kaingat, hindi maiiwasan na may mga aksidente na maaaring magdulot ng pinsala sa kanila. Ang trabahong ito ay puno namang kahalintulad na panganib dahil sa mga matatalim na kagamitan, mga mabibigat na bagay, at iba pang mga potensyal na panganib sa kapaligiran. Bale, ano naman po yung reaksyon ninyo sa mga taong nagsasabi tungkol sa trabaho ninyo na ang pangit, ang dumi, mga ganun bagay po? Yan kasi, apo, mga businessman, mga mamayaman na tao, maraming humahawak ng ganito, junk shop, kasi dito, ang pera madali lang. Madaling kumita, kay barya-barya lang, pag naipon, marami. Ano naman po yung mga kadalasang nagiging problema o pagsubok na pinagdadaanan ninyo? Dahilan lang kung minsan, yun nga, naririnig mo, marumi at saka hindi gaanong magandang trabaho. Lalo na yung mga taong hindi nakakaintindi at saka hindi alam patakbuhin ng junk shop, talagang hindi maganda ang paningin nila dahil makalat kung hindi ka marunong magayos. Hanggang kailan niya naman po balak na ipagpatuloy ito? Siyempre, hanggat malakas po pa. Dito pa lang ako, pero pag talagang hindi na, hinto na rin ako. Since nabanggit nyo na nga po na nakapagpatapos na po kayo sa pag-aaral sa mga anak ninyo and nakakapagtrabaho na po sila, wala po ba kayong balak na tumigil sa pagtatrabaho? Kaya nga dito muna ako kasi nakatapos na sila. Kaya lang, nahiya naman akong umihingi ng pang-araw-araw namin dahil may pamilya pa naman ako, yung mga nanay niya. Tsaka araw-araw, kumakain ka, kumagastos ka, kaya nga yung kwan, tuloy pa rin ang trabaho, tuloy pa rin ang dyangsya para may yung kunting kita, merong gagastusin. Kahit gaano man kahirap ang trabaho dito sa shop,
hinding-hindi ito kayang mabitawan. Ang junk shop kasi ay hindi lamang isang mapagkukunan ng kabuhayan para sa mga nagtatrabaho rito, kundi isang tahanan ng mga alaala at kwento. Dito sa loob ng kanilang tahanan ng mga kalakal, nakikita nila ang mga bagay na ibinubusan ng iba, ngunit para sa kanila, ito ay kayamanan na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling magningning. Kahit matanda na si Lolo Rolando, mapapansin natin ang kanyang mga matang nagniningning sa tuwing nakakakita siya ng mga bagay na mayroon pang pakinabang. Hindi siya nagpatinag sa paglipas ng panahon. Sa halip, nagsilbing inspirasyon siya sa mga kabataan na magkaroon ng mas mabuting pangunawa at mas maging responsableng mamamayan sa komunidad at bansa. Ang buhay ni Lolo Rolando sa junk shop ay nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na mahanap ang halaga at kahulugan sa bawat yugto ng ating buhay. Ito ang pagtatapos ng kwento ni Lolo Rolando, isang mahalagang aral sa likod ng mga gamit na hindi nabibigyan ng mga sapat na pagpapahalaga ng mga tao. Basura man kung ito'y ituring ng ilan, ang hindi nila alam ay may pera itong nilalaman.